Maritess! Mga ka-Maritess, welcome back to my YouTube channel. Ang channel kung saan natitipon ang mga future millionaire. So ito ay hindi nagkataon lamang. You are attracted now for a new learning na mga ginagamit na mga millionaire na pwede mo nang simulang gawin ngayon. Dahil kung gusto mong maging mayaman, kailangan mo nang mag-start na mag-isip at mag-act na parang mayaman. Dahil alam mo ba, sabi nitong mga mayayaman, nagsisimula pa lang sa pag-iisip. Tapos yung isip natin, sumusunod yung katawan. Tapos kung ano yung lagi nating iniisip, nagmamagnify yon at ibibigay ng universe sa'yo lahat ng mga paraan paano kang makaharating dun sa gusto mong marating. So, kung ikaw ay isang YouTube vlogger na gustong mag-grow ang iyong YouTube, I want to share it with you yung mga learnings na natutunan ko sa aking course na Google UX Design Program na pwede natin gawin as a YouTube vlogger. Okay, so, welcome again. So, start with, sabi nitong mga mayayamang YouTube vlogger, ang sikreto pala nila para ma-hook yung mga audience ay dun sa thumbnail. Diba? Kung nakikita mo, kung ikaw nag-YouTube mismo, nakikita mo po nagbabrowse ka, parang unang nakakatch ang attention sa'yo, yung thumbnail. So yung thumbnail, susunod dyan, nagdodrone yung isip mo, yung mata mo, papunta dun sa title. At saka, yun. Dahil dun sa thumbnail, napakalaking bagay nun para ma-attract ang yung viewers para i-click ang yung video. Kagaya ng ginawa mo ngayon. Okay, ituturo ko ngayon kung paano gumawa ng thumbnail. At anong software ang ginagamit ko, anong apps ang ginagamit ko, at may mga kulay pala na hindi natin dapat pinagsasama. Ito ay based sa Google. Okay? So this is certified by Google na. May mga tao kasi na merong color blindness. So sa kanila, hindi nila nakikita or it's hard for them to read if the text or the color combines in one time. Okay, so start with ano muna ang apps na ginagamit ko sa paggawa ng thumbnail. You can use Canva. Okay, so Canva, you can search sa Canva. Meron silang mga free, for free downloads they have templates there that you can use. You just need to edit. Actually, napakaganda ng Canva kasi meron na siyang mga pre-prepared na template. Search mo lang, lalagay mo lang doon ang iyong YouTube thumbnail. So, mag-select ka lang doon ng YouTube thumbnail. Lalabas na yung format na pwede mong pagpilian. Pwede rin siyang actually free, pero meron din siyang option if you want to go on pro. Pag pro, mas maraming option kasi may mga templates na hindi mo ma-access, hindi mo siya ma-edit at hindi mo siya ma-download unless na magbabayad ka. Meron silang option na pwede mong yung, for example, you choose one template at ayaw mo maging subscriber nila, pwede naman na yung lang yung babayaran mo. Okay? So, they have 30 days trial period. After 30 days, akong ginawa ko. Nagki-click ako ng Pro, Canva Pro. Tapos, syempre, chine-check ko lang kung kailan ako date nag-trial period. Bago mag 1 month, kailangan mag-unsubscribe ka na. Usually, dito sa Canada, they are requiring you to provide your credit card details. Pero kung wala naman, pwede naman. Marami kang magagamit. Kagaya ko, hindi pa ako Pro sa Canva. I'm not a subscriber yet, pero nasa 500 plus na template ang nagamit ko sa Canva. Okay, so, yan. Dapat meron kang Canva. So, another one is, yun nga, dapat ay meron ka ng template or ano yung dapat mong huwag pagsasamahing kulay pag gumagawa ka ng thumbnail. So, according sa Google, here are the top 3 na color blind friendly na color combination. You can try the blue and brown. You can also try blue and red. And then
blue and orange. Okay, so ano naman yung mga hindi mo dapat pagsamahin? So, mga hindi mo dapat pagsamahin ay ang green and red. Sasamahin ng green and red. Green and brown. Green and blue. Light green. And yellow. So, pagsamahin yung kulay na yan. Blue and gray. Green and gray. And yung green and black. So, yung mga kulay na yan ay hindi siya safe or hindi siya nababasa mabuti ng mga may color blindness. Okay. So, ano naman mga font ang pwede mong gamitin? So, may three types or three na font type na pwede mong gamitin. Actually, ito rin ay based sa web accessibility policy ng design, internationally acquired this one. Yung mga tinatawag nilang sans serif. Ito yung may mga makikita kang, kunwari, halimbawa ito, yung mga Verdana, Helvetica, mostly yung Arial. So, yung tatlo na yon ang most commonly at sila yung mga font size that is read easy to read font size. So, minsan, depende rin, halimbawa naman, ay you can try also other font size. You can just Google what are the sans serif font na pwede mo pang gamitin kung nagsasawa ka na dun sa font na yon. Okay? So, yun, pwede mo din siyang magamit yan kapag gumawa ka ng presentation sa school. You have meetings na kailangan mag-present. Yan, kailangan mo yan. At kailangan ang thumbnail should be like 70-30. Huwag mong ilagay lahat ng huwag mong punuin ng text ang iyong thumbnail. So, make it like kiss yun, keep it short and sweet. Ganun lang siya. Okay? So, doon naman sa title, sabi dito mga mayayamang mga YouTuber, oo, alam mo ba, ginagamit pala nitong mga to, meron silang, ginagamit din nila ang keywords. So, mag-ingat doon sa keywords kasi dapat search engine optimization or they called it SEO friendly yung keywords or your words na ginagamit mo pag gumawa ka ng title. So, meaning, try mo lang din. Halimbawa, type ka, ano bang gusto mong matutunan ngayon? Kunwari, mga how to, di ba? So, karaniwan, sabi ng mga expert ng mga ito, sabi nila ay mostly daw ay naghahanap ang mga viewers ng mga how to. So, more on tutorials, ganyan. So, you can try, for example, if your content is about interview, or for example, about this video, how to make thumbnail. So, makikita mo doon how to make thumbnail. So, makikita mo kung pang ilang rank lalabas ang iyong video. So, pag hindi siya lumabas sa top 20, medyo kailangan magpalit tayo ng mga keywords or kailangan magdagdag. Dun sa ating description, sabi ng mga mayayaman, ng mga YouTuber, yung keywords dun na ginagamit nila sa description, minamaximize sila yun, di ba? Mostly, ginagamit nila yung mga, doon nila minamaximize yung keywords. Alam mo ba ang magandang paraan para maximize yung keywords mo na yan? Kung ano yung mga salita na binitawan mo during your your blogs, if they have these keywords, for example, I use the word thumbnails. Yeah, how to make thumbnails. So, yun ang ginagawa nila. Tapos, kung hindi ka, kung wala ka pang description,
na maisip. Kunwari, ang topic mo ay about thumbnails, pwede kang mag-search sa Google. Then, from the Google, you can just copy and paste. O, copy-paste mo lang yun. Thumbnail. Ano yung meaning ng thumbnail? O, nakalagay. Basta ilagay mo yung source kung saan mo siya. Meron pa silang ginagawa, yung chaptering. Doon sa chaptering, ginagawa naman nila sa chaptering. Yung mga, kunwari, from 00 to 1 minute introduction. So, yung introduction, ano na yun, keyword na yun. Then, 00 to 1 minute to 1.15, welcome to my YouTube channel. Kasama yun sa mga keywords, ganyan. Tapos, sa bawat mga time na nagpapalit ka, chaptering ang tawag doon. Pwede mo siyang ilagay. Yeah, subukan mo na yan. Kaya effective talaga siya. Tapos i-maximize mo na rin yung paggamit ng end screen na sa YouTube studio mo. Tapos meron doon na click mo yung YouTube studio and then go to your content and then edit. Edit by Advanced Studio. So, pwede mo na siyang ilagay doon. Meron siya. May makikita ka na end screen para tinutulungan mo yung viewers na ano pa yung pwede nilang mapanood sa'yo. Okay? So, nakakatulong din yon. And then, yung cards. Yung sinasabi nila, just click the button below on somewhere down. Yan. Sa cards yon. Click mo yung cards. Okay? So, yon mga Maritess, ang mga tips na pwede kong i-share as a Google UX design. And yeah, just keep on vlogging at make it sure na you are enjoying what you do dun sa mga vlogs mo. So, makikita yon ng mga viewers mo. And don't get disappointed kung wala ka pang mga viewers. Yan. Actually, you can contact me or just sign or make a comment if you're a new YouTube blogger. May technique pa akong ituturo sa'yo. PM mo o kung paano mag-grow ng mabilis ang iyong YouTube channel. Pwedeng in 1 week or 2 weeks, pwede kang mag-monetize sa YouTube. So, ano pa hinihintay mo? Mag-comment ka na. Pero, kung ikaw naman ay isa na ang expert na YouTuber at napadaan ka sa video kong ito, at gusto mong mag-share na ano yung mga tools, YouTuber, ano mga tools ang ginagamit nyo for your video, like anong apps, anong video editing, anong ginagamit nyo for thumbnails. So, yan, just share it and let's grow! Diba? So, dahil kapag tumulong ka sa isang tao, it will magnify and the universe will pay you back. Okay, tandaan mo yan. So, mag-start na tayo, mag-isip at mag-akong mayaman at lahat ng yan ay ibibigay ni Universal. Alright? Have a great day! Thank you!